Magandang umaga po sa kanila at welcome sa ating updating ng typhoon na si Tisoy na may international name na Kamuri. Patuloy nga tayo nagmo-monitor dito sa Bagyong si Tisoy mga nakaraang araw pa nasa labas ng ating responsibility at ngayon nga ay nasa loob na at posibleng for the next 2 days ay direktang makapekto sa ating bansa. At kaninang alas 10 ng umaga, ang sentro o ang mata ng typhoon na si Tisoy ay tinatayang nasa layang 735 kilometers silangan ng Biracatanduanes. Taglay ni Tisoy, ang lakas ng hangin umabot hanggang 140 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ay posibleng umabot na hanggang 170 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong pakanluran naman sa bilis na 25 kilometers per hour. At bagamat malayo pa itong bagyo, mapapansin natin yung makapalakaulapan na ito, posibleng ang nakakapekto na sa ilang bahagi ng Kabikulan at ng Eastern Visayas. Sa mga oras na ito, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 or number 2 dito sa may bandang Catanduanes, Northern Samar at Eastern Samar. Yung mga areas po na mga color yellow under Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman dito sa areas na kulay blue, particular na dito sa lalawigan ng Aklan, Capiz, Samar, Biliran, Camotes Island, Southern Leyte, Quezon, Pulilo Island, sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, sa Masbate kasama na dyan ang Burias Island, Tikaw Island, bandang Marinduque at Romblon. Ganon din dito sa may bandang Northern Iloilo, particular na dito sa mga areas ng Ajoy, Anilaw, Balasan, Banate, Barotac, Viejo, Batad, Bingawan, Calinog, Carles, Concepcion, Dingle, Duenas, Estancia, Lambunaw, Lemery, Pasig City, San Dionisio, San Enrique at San Rafael. Sa may bandang Northern Antique, particularly sa Culasi, Libertad, Pandan, Sebaste at Tibiaw, habang sa Northern Negros Oriental, Cadiz City, Calatrava, Enrique B., Magalona, Escalante City, Manapla, Sagay City, Silay City, Toboso, at Victoria City. Bandang Northern Cebu naman, sa Asturias, Bantayan, Bogo City, Borbon, Carmen, Katmon, Dan Bantayan, Danau City, Madridejos, Medellin, Pilar, Poro, San Francisco, San Remigio, Santa Fe, Sogod, Tabogon, Tabuelan, Tuburan at Tudela. So mapapansin natin na napakarami na pong currently may tropical cyclone warning signal at asahan natin na habang lumalapit yung bagyo ay posible pa pong madagdagan itong mga areas na ito. So ito yung sa kasalukuyang posisyon kaninang alas 8 ng umaga ng typhoon na si Tisoy at inaasahan nga natin na bukas ay approximately 245 kilometers ang magiging layo nito silangan ng Biracatanduanes. So yung pagkilos niya po, kahit malayo, yun ay nagwawarant na nga na isyuan ng tropical cyclone wind signal. At pagdating naman ng Tuesday morning, ay posibleng nandito na ito sa may bandang Catanawan, Quezon. So in between Monday evening to Tuesday early morning, ay posibleng maglandfall dito sa may bandang Bicol Region. At pagdating nga ng Wednesday morning, inaasahan natin na tuloy na itong nakalagpas ng landmass ng ating bansa at kumikilos patungo dito sa West Philippine Sea. Pagdating naman ng Thursday morning ay halos nasa western boundary na ng ating air responsibility at patuloy ang kumikilos patungo dito sa West Philippine Sea. At posible na sa araw ng Thursday tuloy nang lumabas ng ating air responsibility and by Friday inaasahan na nandito siya sa may bandang 660 kilometers ang layo west ng Coron, Palawan o totally nasa labas na po ng ating area of responsibility. So ito yung nakikita nating graph. Pinakikita nito yung forecast rainfall ng Weather Research and Forecast Model or WRF. Dito po sa unang table na to, makikita natin na from December 1 ngayong araw hanggang December 2 bukas, alas 8 ng ngayong umaga hanggang alas 8 bukas, mas marami tayong inaasahan na paulan dito karaniwan sa mga areas ng Bicol Region at maging dito sa Samar Provinces. And then, simula po bukas ng umaga hanggang sa Martes ng umaga, yung concentration ng maraming paulan, Bicol Region at ilang bahagi rin po ng Quezon area. At meron din tayo dito nga sa may bandang Eastern Visayas
at meron tayong occasionally dito sa may bandang Quezon province. And then pagdating naman ng Martes hanggang Miyerkules, makikita natin yung concentration ng paulan simula po dito sa Bicol Region ay umakyat na po. Nakararaming bahagi ng Southern Luzon including Metro Manila at ilang bahagi po ng Central Luzon. So ito yung pictorial representation nung pinakita natin graph kanina. Mapapansin natin yung mga kulay ng paulan. Ito pong kulay blue ay halos sa very light rains lamang simula po ngayon hanggang kaninang madaling araw hanggang bukas ng madaling araw, Lunes. Pero pagdating ng Lunes ng madaling araw hanggang Martes ng madaling araw, may mga paulan na tayong matitindi dito sa may bandang Bicol Region ng Eastern Visayas. And yung 48-hour forecast na paulan, makikita natin, napakaraming areas na po sa Southern Luzon. Posibleng kasama na dyan ang Metro Manila, makaranas ng moderate to heavy rains. Now, anong nga ba yung inaasahan natin? Bukas, inaasahan natin yung occasional to frequent heavy rains over Bicol Region, Samar Provinces, and Biliran. Ito yung mga areas na exposed. Inaasahan natin ang unang tatamaan. Nasa mga oras ito, yung satellite imagery natin kanina, mapansin natin, may mga kaulapan nang umaabot. Moderate to occasionally heavy rains naman sa Romblon, Marinduque, and Quezon. That is for tomorrow. Now, pagdating ng Tuesday, inaasahan natin na frequent to continuous heavy rains. Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Zambales, Bataan, Pampanga, at sa Bulacan. Dahil nga inaasahan natin na tatawid ng Southern Luzon, pero dahil napakalawak ng bagyo, kahit yung estimate center nito ay nasa Southern Luzon area, ilang bahagi po ng Central Luzon at ilang bahagi ng yung more on the southern part ng Southern Luzon, apektado pa rin po. Kasama na dyan ang Metro Manila. Samantala, moderate occasional heavy rains naman, Aklan, Capiz, northern portion ng Antique, at rest of Luzon. Even some parts of Visayas, apektado pa rin ng mga paulan. Pero yung concentration talaga ng heavy rains, inaasahan natin, dun sa mga lalawigan under the direct path of the typhoon. And mapanganib pong pumalaot sa mga karagatan, dun sa mga areas na may warning signal na banggit natin, maging dito sa northern at western seaboards ng northern Luzon at eastern seaboards ng ating bansa. Dahil inaasahan natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon po yung mga karagatan dito. Now, posible rin tayo magdagdag ng mga areas under warning signal number 1 mamayang hapon, yung next bulletin natin. Si Tisoy po inaasahan na magla-landfall sa Bicol Region sa pagitan ng bukas ng gabi hanggang Tuesday ng madaling araw. Ngayon, ito po yung historical, base sa historical records natin, no? Ito yung mga areas na may risk ng storm surge. Maging dito sa may bandang Samar provinces, northern and eastern Samar, at dito sa Bicol Region at Catanduanes area, at maging dito sa may bandang Camarines Norte, at posible pa rin pong madagdagan yan. Considering the track, maging dito sa may bandang baba, may mapapansin tayo paglagpas ng habang tumatawid yung bagyo. That is why, sa ngayon papatuloy yung pakikipag-ugnayan natin sa lahat po ng concerned government agencies para po sa disaster preparedness and mitigation measures. Ano nga ba inaasahan natin ng posibleng impact ng sa pagdaan ng bagyong si Tisoy sa ating bansa? Mga mabubunot yung puno, uprooting of trees, pagpatumba ng mga electrical posts, mga poste ng kuryente, pwede rin makasira ng mga bahay made of light to medium materials, makapagtanggal ng bubong ng ilang bahay, and of course, yung banta ng pagbaha, paghuhod ng lupa dahil sa mga paulan na dala nito, at yung storm surge dahil sa malalakas ng hangin habang paparating yung bagyo dito nga sa ating bansa. At kakaiba niyan, of course, siguradong magkakaroon po tayo ng mga suspension ng classes at mga trabaho sa government institutions. Kaya patuloy yung paalala natin sa mga residente po ng mga apektadong lugar. Unang-una, may mga warning signal. Pangalawa, yung mga areas na malapit din, nabanggit nating lalawigan beyond the warning signal areas, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction management offices. At magantabay lang po, hindi lamang sa severe weather bulletin na mula dito sa PAGASA Central Office, maging sa ating mga thunderstorm, rainfall advisory at heavy rainfall warning na magmumula po sa ating PAGASA Regional Services Division.
At para po sa mga karagdagang information, hinggil nga sa magiging lagay na ating panahon at update sa bagyong si Tisoy, mangyari lamang bisitahin aming pong website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ang susunod po nating severe weather bulletin ay papalabas mamaya alas 5 ng hapon. Yun po muna at magandang araw. Alright, thank you very much, Mr. Chris Perez, for that update. At this point, alamin naman ho natin yung hydrological update. Of course, papaliwanag sa atin ni Ms. Sonia Zerano, ang ating duty hydrologist. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tumako naman po tayo dito sa mga dam updates at mga GFAs o hydrological situations ng PAGASA. HMD. Makikita po natin dito as of 6 a.m. ngayong umaga, ang atin pong Angat Dam ay bahagyang umangat ng 0.17 meters. Ito po ay nasa 188.97 meters. Ito po ay kahapon ay nasa 188.80 meters. Bahagya po siya umakit ng 0.17 meters. Ang ipodam po natin ay nasa 100.25 meters, bahagyang bumaba ng 0.04 meters. Ang lamesa dam po natin ay nasa 77.45 meters. Ito rin po ay bahagyang bumaba ng 0.01 meters. Ang Buklaw Dam ay nasa 741.69 meters. Ito po ay bahagya pa rin bumaba ng 0.07 meters. Ang Binga Dam natin ay nasa 571.59 meters. Ito po ay bahagyang umakyat ng 0.48 meters mula po kahapon. Ang San Roque Dam po naman natin ay nasa 278.80 meters. Ito po ay bahagyang bumaba ng 0.15 meters mula po kahapon ng alas 6 ng umaga. Ang Pantabangan Dam natin ay nasa 211.74 meters. Ito po ay pares po kahapon. Wala pong pinagbago ang kanyang level ng tubig. Ang Magat Dam po naman natin ay nasa 191.15 meters. Ito po ay bahagyang bumaba ng 0.05 meters mula po kahapon ng alas 6 ng umaga. Ang Kaliraya Dam po natin ay bumaba din ng bahagya. Ito ay nasa 287.10 meters po. Makikita po natin dito na 990 millimeters of rain ang kailangan para mapuno ng 212.0 meters ang Angat Dam. Siguro mga dalawa o tatlong bagyo ang kailangan para po mapuno itong Angat Dam natin sa 212. Ito naman pong San Roque Dam natin, nasa 278.80 meters na. Para makapuno po siya ng 280 meters, nangangailangan po tayo ng 60 millimeters of rainfall. Samantalang ito pong Pantabangan Dam, mababa pa naman po siya, nasa 211.74 meters po ngayon, nangangailangan po ito ng 810 millimeters of rain. At ang Magat, nasa 191.15 meters. Ang kailangan na lang po natin dito ay mga 22 millimeters of rain. Kaya maliit na lang para mapuno marating natin ang 193 meters of level, water level. Ito po makikita natin yung typhoon track ng Typhoon Tisoy. Makikita natin na ito ay westward at maapektuhan ang unang maapektuhan ng Bicol Region tsaka yung Eastern Visayas. Sa ngayon po nakapag-issue na kami ng General Flood Advisory sa Bicol Region at Eastern Visayas at ito ay malamang na madagdagan pa dahil sa epekto ng magiging epekto ng bagyong Tisoy. At alam naman natin na ito ay dadaan pa westward. Kaya inaasahan po natin na madadagdagan pa itong ating General Flood Advisory. Yan lang po ang update natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, thank you very much, Ms. Sonia Serrano, for that update. Allow me to acknowledge our media friends. We have Zian Arcangel of CNN, Noel Veloso and Oliver Marquez of Philippine News Agency, Manny Vargas of DCWB. We have Ms. Laurie Nichols of National Geographic, and of course, Ms. MG Balaguer and Mike Balaguer from Jaringtagalog.net. Of course, we have from ABS-CBN. Okay, so
Sino po ang yes, Manny Vargas, DCW. Hi, Sir Robert Sawi po. Sir, good morning. Sir, first question po, bakit po humina yung bagyo? Ano po yung dahilan? From 150 and 185, naging 140 and 170. And aside po sa paghina niya, ano po yung reason ng paghina niya? Ito po ba yung mga mahulugan na pwedeng kahit malayo pa lamang, continually hihina po siya o pwede siya lumakas ulit? Base doon sa current intensity niya ngayon na 140, previously 150 kasi yun, nakikita natin na pinapasukan na siya ng medyo malamig na hangin dahil doon sa northeast. So, salamat tayo dahil sabi ko nga medyo nanghina ng bagya, but eventually pagtama siguro dito sa may Bicol area, merong gradual decrease in intensity sa nakikita natin sa ngayon. Then, ulan na lang siguro yung medyo delikado during that period before it make landfall dun sa lugar. So, yung maulan yung northern part ng bagyo, pagtamang-pagtama niya dun sa Bicol area. Thank you. Okay, thank you, Manny, for that question. Meron pa po tayong tanong? Or clarification sa ating update. Yes, Ms. Zian. I can help Zian yan. Hi, sir, and ma'am. Good morning. Ma'am, there have been reports, actually, parang mga reports like coming out on social media that itong si Tisoy daw po is holding so much volume of water than Yolanda. Yun po yung mga lumalabas na report. So, can you clarify po kung gaano po kadaming tubig or ulan yung ibabagsak nitong typhoon na to? Maraming salamat sa iyong katanungan kasi gusto nga naming sagutin yan at meron na kami actually press release tungkol dyan. So, sa nakikita natin kay Tisoy, meron siyang dalang mga ulan pero hindi siya yung torrential na sinasabi. Nakalagay nga doon strongest and most intense na ulan on earth. Yun yata yung nakalagay doon sa statement. Hindi po natin nakikita na ganun yung sitwasyon. Ang nakikita po natin ngayon, may dala pong mga pag-ulan itong si Tisoy. Ang i-flash natin dyan kanina, ito po ay frequent to continuous heavy rainfall. And meron po kaming instant or with some cases or sometimes meron po tayong nilalagay na intense, hindi torrential. So, yung pong mga intense na yon na rainfall, ito po yung hindi po yan equally doon sa buong area. Kung hindi, may portions po. Kumbaga, meron pong tumpok-tumpok na makakapal na ulap or cloud, yung tinatawag nating cumulonimbus cloud. Doon po yung malakas yung buhos. Pero hindi po yan evenly distributed doon sa areas na dadaanan ng bagyo. What we have ay heavy rainfall over the area habang dumadaan yung bagyo. At ang nakikita po natin dito, hindi po siya ganon kalakas na torrential. Doon po sa pinagbabasihan na nung satellite image na yon, we have studied din yung satellite image na nabanggit, which is based doon sa cloud top temperature na napakababa. Talaga pong mababa yung cloud top temperature, lalo na po kahapon, dahil marami po tayong cold clouds. Kung makikita natin siguro, Chris, yung satellite image, pakita natin siguro yung satellite image kung saan yung mga scaly na clouds doon sa taas ng bagyo, ito po ay napakalamig. Ito nga yung pumapasok doon sa bagyo. So, pag mababa po yung temperature, binabase po pa kasi nila doon sa cloud top temperature yung amount ng rainfall. Pero hindi natin makita na yung ulan, na yung clouds na yon ay very thick. Yung very thick po kasi, ibig sabihin yung cumulonimbus cloud na yon nakaka-reach po doon sa taas at makapal, kaya yung cloud top temperature niya mababa. Ang isang instance po yon, ang nakikita rin ng satellite na mababang temperature ay yung maninipis na high clouds. So, yun po yung dapat na titingnan din natin yung vertical structure ng cloud, hindi lang po yung cloud top temperature. So, sa ngayon po, nakikita natin na pinapasok na siya ng lamig. So, hindi na siya ganon kalakas yung hangin, but then, may ulan pa rin po tayong inaasahan.
during its passage, so mabilis yung bagyo, kaya nakikita naman natin, hindi ganun ka sobrang dami yung ibubuhos habang dumadaan lang siya. Before its approach, merong kalahating gulap na nung bagyo, and then while it passes, yun po yung maulan. Pero binibigyan po natin ng babalay ang ating mga kababayan na malakas pa rin yung ulan na ito at may areas na merong intense rainfall. So yung flooding natin, talaga po yung mabababang lugar, kailangan ng mag-ingat, lumikas kung kinakailangan, and then yung hangin, nagpasalamat tayo at medyo humina ng kaunti. So yun po yung aming explanation na bago po natin paniwalaan din, baka magpanik ang lahat ng tao. Although maganda naman po kung tayo ay magpe-prepare in advance for the worst, but baka may mga sobra namang magpanik, magkasakit naman po tayo ng sakit sa puso. Okay. Ma'am, follow up lang po. How would you compare po, yung sa Yolanda po ba, gano po, I mean, how would you describe po yung parang rainfall nung time na yon? And for this bagyo po, ano po yung may recent strong typhoon po ba tayo na mako-compare yung magiging rainfall niya? Yung ulan ni Yolanda actually hindi naman sobrang dami dahil ang nakapagpabigay po ng damage sa atin noon ay storm surge. Dahil dun sa lakas ng hangin, storm surge talaga yung nagbigay ng disgrasya doon kay Yolanda. So comparably, yung bagyo natin, ikinocompare natin actually kay Glenda noong 2014, kung saan south din ng Manila dumaan, pero apektado din ang Manila. So more or less yung ulan niya, siguro hawig na rin kay Glenda yung ulan kasi hindi naman siya nagdulot ng sobra-sobrang ulan. Okay, thank you very much. Meron pa pong tayong katanungan? Yes, sir, go ahead. Yes, Venus, thank you. Ang pagbibigay natin ng mga actual winds at saka makikita rin natin yung sa ground na rainfall na makukuha natin, ay actually ay i-verify yan ng ating mga tao sa field, no? For your information, meron na tayong isang storm chaser na naka standby na rito, no? On the way na sila dito sa may Legazpi, at ito yung sinasabi natin na nagbibigay ng real-time situation sa area. So yung sinasabi rin nila na may mga malalakas na mga pag-ulan at very strong wind ay mabe-verify natin. Actually, nandoon na ngayon ang team storm chaser sa area, at ito rin ay in-expect natin na yung kung saan magla-landfall ay doon sila i-standby, no? So ang inaasahan natin, ang bagyo ay between Vera Catanduanes at dito sa may Tabaco magpapas sa area na yan, which is tatamaan niya ang, of course, itong ating Albay at ang Berak, Catanduanes at sasapul siya dito sa Kamsur. So yung area na yan, ang yan na makakaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan at malalakas na hangin. So i-verify po ng ating mga storm chaser team ang at makikipag-contact sila sa amin, ano, real-time situation kung talagang nangyayari yung mga speculation ng mga other mga agencies na ito ay isang pinakamalakas at napakarami ng mga pag-ulan. And of course, ito rin ang tumutulong din sa ating mga taga-field station. Actually, ang ating mga regional headquarters ay naka-tune in ngayon sa atin. Naka-video conferencing kami ngayon sa buong limang PRSD. Kasama na rito, ang ating Legazpi Regional Center dyan sa may Kabikulan. Sa Cebu naman, bukas tayo dyan sa Mactan. At sa Northern Luzon, PRSD, nandyan ang mga tao natin sa Tugigaraw. Naka-standby din po dyan. At of course, dito sa may Mindanao, although malayo sila, naka-full alert din po sa dyan sa Mulugan ng ating Mindanao PRSD. At of course, itong sa Clark, dahil nga meron po tayong, we are in charge of giving them a real-time situation, dahil po tayo po nagko-cover ng SEA Games. Tayo nagbibigay ng hourly situation. So atin po ang communication sa Clark people. And then of course sa NAIA, dahil inaasahan natin baka magkaroon ng cancellation ng flight. At of course dito sa
weather forecasting, weather division na under ni Dr. SP Kayanan, full alert na po kami rito 24/7. Andyan po ang action officer natin sa Hydromet Division, si Danny Flores, naka-standby din po sa operation. So ang buong pwersa po namin ngayon ay 24/7 habang hindi po ito nagla-landfall hanggang sa paglabas ay nagbibigay po kami ng real-time situation sa area at maasahan po ninyo na lahat ng importante na maibibigay namin information ay makarating sa from the national down to barangay level. Okay, thank you very much, Dr. Galida, sir, for that additional information. So, meron pa po tayong katanungan. I'd like to acknowledge, of course, Mr. Artson, of course, of Abante. Meron pa po tayong katanungan? If not, well, yes, Ms. Zien. Anyone po can answer. Yung sa mga locations po ng yung pagdadausan ng SEA Games, so any update po regarding kung paano po sila maapektuhan like sa New Clark City, sa Tarlac, sa Subic, and yung pati na rin po dito sa Metro Manila? Actually, ang sa main operational center no sa Clark, at sa Clark City, nandoon na yung aming mga tao na naka-standby at nagbibigay ang ating mga weather briefer. Actually, ang situation natin, ang ating trabaho doon ay magbigay ng briefing to them at 6 a.m. in the morning bago maglaro. And then, i-update namin to alas 8 ng gabi. So, between that 6 a.m. to 8 p.m., we are feeding them hourly situation. So nakikita namin na binigay na rin namin situation sa kanila na maapektuhan lalo na yung Clark dahil pagdating ng December 2, Tuesday, ay makakapekto na yan. Ano? Ngayon ang usapan nila, we are giving them the scenarios and all the situation and then sila may capability para magsabi na iaan ito isususpend or not. But sabi nga nila, kapag ito naman ay hindi masyado malakas, lalo sa athletic competition, wala lang audience, no? Walang audience, pero tuloy pa rin ang laro. Pero conforme sa mga audience, kung gusto nila magpabasa, pwede sila mag-stay doon. Pero ang usapan, tuloy pa rin ang laro unless na ika-cancel natin yung worst scenario. So, we are giving them the scenario. Yung ito nga critical, no? Yung December 2 hanggang December 3, nandyan yung magpapas yung sentro ng bagyo at tatama mismo dyan sa area. So, ang usapan namin, gano'n, ano? Giving them the all the necessary data and all the scenarios and how much rainfall and wind and then sila pa rin ang may capability na magsabi na isususpend or not ang laro dyan sa SEA Games. But definitely, talaga maapektuhan ang mga laro dyan sa SEA Games. Okay, thank you, sir. Wala na ho. Okay na po. Final word siguro po. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating ngayong araw na ito. Katuwang namin ang media para maiparating po yung ating mga babala. Again, although medyo humina po yung bagyo, wag pa rin po tayong maging kampante. Malakas pa rin po yung hangin na 140 to 170 yung gustiness kilometers per hour. So yun po sigurong may mga punong kahoy sa tabi ng bahay. Kailangan na pong i-trim, baka po matumba yung puno, marami pong madisgrasya. Yan pong mga nakatira sa gilid ng estero, ng rivers or nung streams, kailangan na po sigurong lumikas as early as now kasi bukas po ng hapon, mas maaga po yung ating tinatayang pag-landfall ng bagyo. And yun pong mga bahay na talagang medyo mahina ang bubong. Kailangan po siguro i-strengthen nyo na or lumipat na kayo doon sa mga bahay na safe or sa evacuation center. Yung DRRMOs po naman natin ay nakahantabay dahil patuloy po tayong nakikipag-coordinate sa National Disaster Risk Reduction Management Council members. Yun pong mga billboards, yun pong doon sa dadaanan ng bagyo, sana po naibaba na po yung lahat ng mga billboards na yan. Yun pong ating mga
yung pong ating mga kababayan na nasa mountain slopes or dun sa mga gilid ng bundok, nakapaghanda na po sana tayo yung mga nangangailangan ng generators, posible po na magkaroon po tayo ng brownouts, malawakang brownout, mag-charge na tayo ng mga cellphones, yung ating kung kinakailangan, we need extra food kung sakali pong hindi tayo makakuha ng mga mawalang kuryente o makapagluto, mag-imbak na po tayo ng mga pangangailangan natin. And lahat po ng mga empleyado ng PAGASA na nasa operations, we are getting ready para po doon sa bukas hanggang Miyerkules na operations. Lahat po ng aming mga staff ay pinagre-ready namin, wala na pong uwian para po nakahanda po tayo. So muli po, sana po ay maging safe po ang lahat ng ating mga kababayan para po dito sa darating na bagyo. Maraming maraming salamat po at magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, thank you very much, Dr. Esperanza Kayanan, the Chief of the Weather Division. Of course, to all the rest of the panel headed by Dr. Randy Cunalida Jr., our Deputy Administrator for Operations and Services. And of course, to our friends from the media, maraming salamat po.